magandang gabi po. Alam ko po marami sa inyo may alam na matagal ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. Kasi nung huling beses po na ginamit ko yung platform ko sa usaping politika, hindi naging maganda yung nangyari. Naging dramatic po yung experience ko noon. Kagaya po ng nararanasan ngayon ng ibang mga artista na nagsalita, ang dami pong pag-atake, ang daming sinabi, hindi lang sa akin, pero pati pamilya ko. Kaya sinabi ko po noon sa sarili ko na yun na yung huling beses na magsasalita ako sa ganong usapin kasi ayoko nang maulit yun. Pero ngayon, dito po ako kasi pakiramdam ko kailangan. Pakiramdam ko kahit wala man kasiguraduhan na marinig to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya, andito po ako. Pinipili kong magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan. Maaring marami sa inyo iniisip po na maginhawa yung buhay namin kumpara sa iba. Opo. Pero hindi po doon nagtatapos yun eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari kasi hindi namin kayang makita yung mga tao na nahihirapan, na umiiyak, na hindi alam kung ano na mangyayari sa kanila. Kaya nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung di kami magsalita, sino magsasalita para sa kanila? Meron po akong isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli. Ang sinabi dun, ang choice para lang sa may pera. Nung isang buwan po akong namuhay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong nakita kung gaano kahirap ang buhay. Kaya nakakalungkot man isipin, totoo yung sinabi nila na ang choice hindi para sa lahat. Hindi lahat kasing swerte natin. Nakakalungkot yun. Tapos ngayon, yung pong pagkawala ng pagka-shutdown ng ABS-CBN, sa ginawa nilang yun, mas binawasan pa natin yung pagpipilian ng mga kababayan natin. Alam po natin na marami sa lugar sa Pilipinas na ang tanging channel na meron sila, ang sasagap lang nila ay ang ABS-CBN. Sa panahon po ngayon ng pandemya na kailangan po natin ng impormasyon maya't maya, alam po natin kung gano'ng ka-importante ang news, ang pagkukuhanan ng impormasyon. Pero ngayon, nawala din po yun sa mga kababayan natin. So, paano po sila makakakuha ng update sa nangyayari sa mundo, sa Pilipinas? Pangalawa, sa hinaharap po natin ngayon, alam natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng lahat. Na yung tanging nagpapasaya sa kanila o yung isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila, yung libangan nila sa panunood. Pati po yun, naalis sa kanila. Yung makapanood lang sila ng konting ganyan, mapanood nila yung paborito ng teleserye, makakalimutan nila kahit papano yung problema. Yung libangan na yun, pati yun, ngayon napagkait na rin sa kanila. So, impormasyon, libangan. Ito yung panahon po na dapat wala tayong mapag-iwanan na Pilipino. Ito yung panahon na dapat magtulong-tulong tayo.
Kaya nananawagan ako sa mga tao na may access sa impormasyon. Sana alamin natin kung ano yung nangyayari. Alamin natin kung bakit namin pinaglalaban to, kung bakit paulit-ulit namin sinasabi na walang nilabag na batas ng ABS. Tulungan nyo kami na ipaintindi sa iba kung saan kami nanggagaling. Sana matuto tayong makaramdam para sa 11,000 empleyado na nanganganib mawala ng trabaho. Matuto tayong makaramdam sa ilang milyong Pilipino na nawalan ng libreng access sa impormasyon at libangan. Huwag na po natin palalain ng inequality. Ang choice, hindi lang yan dapat sa may pera. Magtulungan tayo. Ngayon po, baka sinasabi niyo na pinipili namin magsalita kasi pangalawang tahanan na namin yung apektado. Pero hindi lang po kasi yun yung issue. Una, issue din po ito ng labor issue. Kasi ilang libong empleyado yung nawala ng trabaho kahit nawala naman silang nilabag na batas. Issue din po ito ng public health. Kasi yung impormasyon na pinagkukunan nila para protektahan yung mga sarili nila, nawala. At lastly, issue din po ito ng press freedom. Kasi nawalan sila ng paraan para magpahayag. Kaya nananawagan po ako sa mga kinukulan na sana bigyan natin ng atensyon yung mas kailangan, yung pong mas makakabuti para sa nakakarami. Tayo mga Pilipino, sana matuto tayong manindigan sa kung anong tama. Sana magamit natin yung boses natin para mapahayag ng responsable kung ano yung mga saloobin natin. At sa mga kabataan, sana huwag kayong matakot. Kasi kagaya nyo din ako, natakot ako. Pero kung hindi kasi tayo magsasalita ngayon, sino? Tayo yung magmamana ng Pilipinas, kaya may karapatan tayo. Samahan niyo po kami magdasal na sana maging okay na lahat, sana matapos na lahat to, at sana maayos lahat sa tamang proseso at mapag-usapan ng maayos. Ayun lang po. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Catherine Bernardo, isang artista, isang Pilipino. Huwag po sana natin kalimutan kung anong tunay na kalaban. Laban ka, pamilya.